What's up, Maxiel? So, welcome back na naman sa another vlog. So, for today's video, mga kasiyaw, ay mag-unboxing tayo sa in-order kong repeater. So, ito mga kasiyaw ay in-order lang din ito sa akin. So, halika na, buksan na natin siya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay naman yung packaging niya mga kasiyaw, naka bubble wrap naman siya. So, sa tingin ko safety naman yung nasa loob. Safe na safe talaga. So, ayan. Tanggalin na natin yung bubble wrap. Balot na balot din siya sa karton. Kita niyo naman mga kasiyaw, so balot na balot talaga siya. Parang ayaw niya magpabukas. So, hindi ko alam kung saan ako magsisimulan ito. So, ayan dito. Bago ko ito isi-send sa customer ko mga kasiyaw. So, kailangan ko muna siyang i-check para hindi naman madismaya yung customer ko na umorder ng repeater. Teres! Wow! Balot na balot ulit siya. So, kitang-kita naman. So, dinoble talaga nila. So, the best talaga yung packaging niya. So, yan. So, nakabalot ka siya ng manipis na. Yan. Wow, nakabubble wrap ulit siya. Tutoy. So, ito na siya. So, ito yung pag-indoor natin na antina mga kasiyaw. So, ayan. So, ayan. 5 dBi siya. So, ito naman yung wire na gagamitin natin para sa pang-connect natin to sa pang-outdoor na antina papunta dito sa ating na box. So, ang haba nito mga kasiyaw ay 10 meters lang. Wow, so unlucky. So ito yung pang-outdoor niya, antina mga kasiyaw. So ito yung specs niya. So ayan, makikita niyo naman. So 9 to 10 dBi yung magigain niya. Ayan. Ito naman yung bracket na gagamitin natin sa pagkabit nitong pang-outdoor na antina. So ayan. Na gagawin.
gagamitin natin. Wow! Ito malalaman natin yung signal na nasasagap niya. So ito na yung box na gagamitin natin. So may kasama din siyang instruction manual kung paano ito kakabit, paano gagamitin. Meron ding adapter yung charger niya. So mamaya mga kasiyaw, so ipapakita ko sa inyo paano namin ito i-install sa bahay namin. So bago naman ito i-deliver sa customer namin, ay kailangan muna namin itong i-test kung okay ba yung in-order namin na repeater. So yun na yun mga kasiyaw. A few moments later. So tapos na natin i-install ang ating repeater mga kasiyaw. So pansamantala natin ilagay muna dyan para matest natin kung okay siya. So makikita natin tatry muna natin siya sa keypad. Makikita natin yung signal ng keypad. Ayan. So 2 bars lang siya. Ayan, 2 bars. So andito tayo ngayon sa labas mga kasiyaw. So pasok tayo. So ayan, nandito na tayo sa loob. So pansamantala muna natin i-install yung indoor na antenna natin dito sa loob. So dyan ko muna siya nilagay. At dito sa loob, sa bahay namin, so mas mababa yung kuha ng signal dito. So makikita natin, so wala ng signal yung keypad ko. Ayan. So ayan mga kasiyaw. Yan. So wala talaga siyang signal. O minsan meron ding 1 bar sa keypad ko. So ito yung pang indoor na antenna natin. So hindi muna natin siya pinlag. So ngayon ipa-plug na natin siya. At titingnan natin kung may improvement ba talaga. So ayan. Kita nyo mga kasiyaw. So, yan. Naka-green. Umilaw na yung dito. Yung task ito. Umilaw na rin yung mga signal niya. So, para malaman natin kung okay siya kung naka-green light na ito. So, since na-plug na natin siya mga kasiyaw, so, makikita na natin kung okay ba talaga yung in-order ko na repeater para sa customer ko. So, yan mga kasiyaw. So, kitang-kita nyo naman. So, yan. So yun mga kasiyaw, so naka-full bar na yung keypad na ginamit ko dito sa loob. So ayan. So okay na okay yung in-order natin na repeater. Kung nagustuhan niyo ang video ko mga kasiyaw, don't forget to like, share, subscribe, at huwag kakalimutan i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos.